Nagpo-vlog ka ba pero walang masyadong nanonood sa mga videos mo? Then ito, I will give you 5 reasons kung bakit wala nga bang nanonood sa mga videos mo sa channel mo. YouTube channel. So before I started this video, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel and also turn on the notification bell to notify you all the time I uploaded a video. Let's get right into the video. Yay! So yes, sinabi ko na naman noong unang video, pati itong nasa title, na ang gagawin nga natin is top 5 reasons kung bakit ka ba walang nanonood ng videos mo. If napanood nyo, gumawa po ako ng tips kung paano nga ba padamihin yung mga views sa YouTube channel and umabot to ng mahigit 1,000 views din ata. I'm not sure pero yon, you could check it out. Ilalagay ko na rin siya sa description box. Anyway, so ayun na nga, nag-tips and advices ako doon. Pero ayun nga, if hindi pa rin gumagana sa inyo yon, then ito, I think makakatulong to sa inyo. Ano ba yung mga mistakes? Ano ba yung mga reasons kung bakit wala nga bang nanonood sa videos mo? If you guys are curious, please continue watching this vlog. Anyway, naranasan ko na rin na parang feeling ko bumababa na yung YouTube analytics ko. And hindi ko alam kung bakit. So, ito kasi guys, based on my experience din to, nagsulat ako ng top 5 na mga reasons talaga kung bakit nga ba. Anyway, ito na guys. Reason number 1 is not being yourself. Ayan. Simula nang mag-open tayo ng camera, tapos nagvo-vlog ka, pero you're shy or parang kang awkward sa camera. Na parang sa mga viewers mo ang dating nun, parang na-awkward din sila sa'yo, na parang ba't ba ganito to sa camera, ganun. Hindi naman sa na ino-offend ko yung mga talagang shy camera, pero if you really love vlogging, you'll try your very best na talagang humarap sa camera, diba? At magsalita, ganito, ganito, ganyan. If you really love vlogging and para sa'yo, sa tingin mo, it's your passion, then I think i-practice mo lang ng i-practice. Isipin mo na kunwari, kausap mo lang yung kaibigan mo, kausap mo lang yung pamilya mo, kausap mo lang yung mga ka-close mo, kausap mo lang yung mga kung sino-sino na ka-close mo. Isipin mo lang yon. So para habang nag-vlog ka, parang maging ikaw lang, di ba? Kasi minsan, meron talagang mga tao na super awkward sa camera and hindi yun yung sarili nila. Like, yung alam mo yung kunwari, in real life, talagang hindi ka ano, alam mo yung parang komedyante ka ba kumbaga, parang lagi ka nagpapatawa sa mga friends mo, ganyan. Pero pagdating sa vlog, parang seryosong seryoso ka. If hindi naman talaga ikaw yon, then wala rin, di ba? Parang mafe-feel nila na hindi ka nagpapakatotoo sa sarili mo. So, you need to always be yourself. Like, halimbawa ako guys, di ba? Eto, nagpapatawa ko minsan and dinalagyan ko lang mga sound effects, ganyan. Kasi alam ko, makaka-entertain to sa mga tao. Kasi ganito ako eh. In real life, talagang nagpapatawa din ako, ganyan. So, ganito ako eh. So, just be yourself. Dahil in that way, makakatulong yon para mas tumaas yung YouTube analytics mo at tumaas din yung views mo. Maybe yun yung isa sa mga reasons. So yes. Number 2 reason ay weak editing. Yes. Ang weak editing kasi, yung alam yung talagang raw vlog lang. Halimbawa yun, hindi. I mean, parang talagang, ano ba to? Kunwari, nagpa-vlog ako,
Then wala man lang siyang ka-music-music na parang pampa-energetic sa mga viewers mo, di ba? Wala ding sound effects, kunwari. Nagpapatawa ka pero wala man lang sound effects para like ano, 'di ba? Pag tumatawa sila may pa sound effects pag ganyan. Wala ding mga animation text, walang mga alam mo nakalagay dito yung mga overlay na nakalagay dito, wala man lang ganun. Medyo mabubored yung tao for sure. Kasi syempre parang like normal vlog lang, lalo na pag mahaba pa yung video mo. Halimbawa, nakaupo ka lang dyan, then nagkukwento ka, wala ka man lang nilalagay ng mga pictures or mga text man lang. Pwedeng ma-bored yung mga tao and hindi nila panoorin yung video mo. Baka nga i-skip pa nila yon, then gusto lang nila hanapin yung part na kunwari gusto, yung part lang na gusto nila, ganun. Hindi nila tatapusin yung video. There's a chance na kaya walang views yung mga videos mo dahil doon. Hindi naman sa sinasabi kong kailangan yung gumamit ng talagang pang-computer na software like Adobe, yung mga kung ano-ano pa. Okay lang naman sa phone. Basta may mga music, pampa-energetic lang sa mga viewers mo, di ba? Para hindi sila ma-bored at panoorin pa rin nila yung videos mo. So, ganun lang po talaga yung kadali. Kailangan nyo lang talaga ng, ano, hindi yung, ano, ang walang halos edit, pang in-upload nyo na lang siya basta. Hindi nyo man lang nagyan ng effort kahit konti, diba? So, yes. So, importante po talaga na mag-i-edit nyo yung vlog nyo para hindi ma-bored yung mga viewers mo. Yes. Tip number 3 or reason number 3 kung bakit walang nanonood sa videos mo is you don't listen to your viewers. Ayan, isa yan sa mga reason kung bakit. Ganito kasi yan. Diba guys, nag-a-ask ako or even sa outro ko, nagsisend ako naman na magbigay kayo pa ng suggestions na mga gusto nyong gawin ko, ganyan. And natatandaan nyo pag sa mga iba't ibang videos ko, sinasabi ko kung sino yung nag-suggest nun. Pang ini-screenshot ko yung comment niya, then linalagay ko siya dito. Pang kumbaga, sina-shoutout ko na rin siya. And pinapasalamatan na nag-suggest ng video, then gagawin ko yon, di ba? So, mahalaga po na mag-listen ka din sa viewers mo kung ano yung mga content na gusto nila para sa'yo. Pero, may mga bad effects din kasi to sa atin. Kunwari, ayaw mo naman pala gawin yun, pero pinilit mo para sa kanila. And may chance na pwede kang ma-depress kasi ayaw mo naman talaga ito pero parang in-upload mo. Hindi ka naman nila pinipilit na gawin mo yun eh. They are just suggesting kung ano yung pwede mong gawing vlog in your next video. It's either you can parang ipasantabi mo muna yan, ilagay mo muna sa note na ito gagawin ko siguro next time pa, ganun. Pero kahit isa man lang, mag-listen ka to your viewers, tumingin ka sa comment section. Or kung may nag-PPM sa'yo through Facebook or through Instagram account mo, pwede mo din yun ano, tingnan kung ano, kung meron ba silang sinasuggest na mga kung ano-ano. So mahalaga po talaga yun kasi paano pag may gusto silang content na kailangan talaga net pero hindi mo na ginawa, syempre walang manonood ng video mo. So ganun lang po yun. Number 4, ito parang lang to dun sa number 2, yung week editing. Ito kasi week number 4 is week thumbnail editing. Ayun. So alam ko ilang beses ko na to sinabi sa inyo na kailangan po talaga na talagang kaakit-akit yung thumbnail mo. Kasi diba, syempre guys, ang maunang makikita nila is yung thumbnail mo if talaga nakaakit-akit, kitang-kita yung mga text, malinaw basahin, talagang pipindutin nila yan at papanoorin nila, diba? So, kailangan talaga maganda yung thumbnail mo, malinaw na malinaw, at talagang kung alam mo yung sa tingin na pang, ay, ito, mukhang okay to, sige, panoorin natin. If weak po kasi yung thumbnail mo, kunwari nakaganyan lang yung thumbnail, tapos wala man lang text dito kung ano yung mga gagawin mo, is baka there's a low percentage na papanoorin nila yung videos mo. Mostly kasi yung mga tao naghahanap talaga din sa mga magaganda yung thumbnail. Parang ganun kasi yon. So dapat maganda, clear lahat, maganda yung thumbnails mo and all.
ayon, papanoorin ka nila. So, ano nga ba yung mga pwedeng thumbnails na software na pwedeng gamitin? You could use Canva. It is very free. Pwede siya for mobile phones. Pwede din siya sa computer. Isa pa, pwede din yung PixArt. Pwede po siya sa mobile phones. And marami din pong mga text and effects kung ano-ano pa doon. So, isa yun sa mga rinirecommend ko na thumbnail na pwede yung pag-editan. Last, but not the least, number 5. Di ka nagtatry ng mga new things. Ganito yan. Pag kasi halimbawa, ang content mo, let's say, ang content mo, travel vlogs. Halimbawa, travel vlogs. So, nagtatravel ka sa mga iba't ibang lugar and yun, pinapakita mo sa kanila. Then, kunwari, walang masyadong views. Kunwari lang, ah. Kunwari, walang masyadong views talaga. Hindi ka nakakakuha ng mataas na YouTube analytics talaga. You need to try new things. Kasi ako niyan dati, nagvo-vlog lang ako, challenge, 24 hours sa bedroom, challenge, gano'n. Pero hindi kasi siya masyadong mataas kung sa akin. Kasi hindi din naman kasi ko kilala sino ba naman ako, di ba? So, nag-isip ako ng feeling ko maraming views dito. Alam niyo ba kung ano yon? Tutorial. Yes. Kaya ako ngayon, nag-tutorial na ako. And dahil tumaas din yung tips and advices ko, nagtitips and advices na rin ako. So, ayun lang yung point ko doon. Try some new things. Pero isa, ito pa, meron din tong disadvantages. Kunwari, ayaw mo naman mag-tutorial. Gusto mo puro travel vlogs lang. Ayaw mo mag-tutorial. Masama naman yon. Huwag mo naman pilitin sarili mo na gawin yon kung hindi naman talaga. Kasi syempre, ayaw mo pero pipilitin sarili mo, hindi ka masaya doon. Piliin mo yung ikasasaya mo. Katulad ko na to, super saya ko dahil nakakatulong ako sa mga tao, nakakatulong ako dahil, you know, nasosolve ko yung problems nila, ganyan. So, I'm really happy to help. And as you can see, nag-reply na ako sa mga comments nyo kung may tanong kayo, if may suggested video kayo sa akin. So, ayun lang yun. Yun lang naman yung top 5 reason kung bakit hindi pinapanood yung mga vlogs nyo. So, keep in mind, if sa tingin nyo, sa mga nasabi ko kanina, is isa yon sa mga dahilan. Try to change it, di ba? Basta mag-try lang kayo na mag-try, i-share nyo to sa mga kaibigan nyo yung videos nyo, and again, someday, tataas yung viewers nyo. Basta keep it up lang, and someday talaga, mag-blow up din yung videos nyo. Anyway, thank you guys so much for watching this video. If may suggestion pa kayo, comment nyo lang dyan. So, thank you all so much for watching and see you guys next week!